10 pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan. Ano-ano kaya ang mga pagkakamali na ito? Alright, welcome sa Karunungan PH! Sa buhay natin may mga desisyon tayong humahantong sa malaking pagkakamali na labis nating pinagsisisihan. May mga pagkakamali na minsan ay nakakasama o di kaya nakakabuti para sa atin. Kaya ngayon, manatili ka lamang na nakasubaybay. Dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamahal na pagkakamali na nangyayari sa kasaysayan. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, Excite.com. Noong 1990s hanggang 2000, ang Yahoo ang pinakasikat at dinadalaw na website o search engine sa buong mundo. Kasabay nito ang Excite.com, ang pangalawang ginagamit na search engine sa buong mundo. Noong 1999, ang Excite.com ay nakakuha ng alok na bilhin ang Google sa halagang $1 million. Ngunit ang CEO ng Excite.com ay tumanggi na bilhin ang Google at ito ang pinakamalaking pagkakamali na nangyari sa kasaysayan. Dahil sa kasalukuyan, ang Google ang may pinakamahalaga sa merkado na umaabot sa $280 billion at ang pinakapasyal, pinakaginagamit na website sa buong mundo hanggang ngayon. Number 9, New SNCF Train. Noong 2014, nag-order ang Pransya ng 1,800 na mga bagong train mula sa SNCF Company na nakakahalaga ng $20.5 billion upang gawing mas mahusay ang sistema ng rails sa Pransya. Ngunit ang pamahalaan ay nagbigay ng mga maling sukat sa kumpanya at ang mga train ay naging mas malawak mula sa mga dating istasyon nang ang mga train ay medyo mas maliit pa. Sinukat ng pamahalaan ang 30 taong gulang ng mga istasyon ng rails. Ngunit ang karamihan sa mga istasyon ay ginawa 50 taon na ang nakakalipas at dito nagkamali sila sa pagsukat. Matapos nito, ang gobyerno ng Pransya ay naharap sa isang pagkawala ng $68.4 million upang muling maipatayo ang mga lumang istasyon ng rails para sa mga bagong train. Number 8, London Millennium Bridge. Ang bantog na London Millennium Footbridge ay nagsimulang itayo noong 1998 at opisyal na binuksan noong Hunyo taong 2000. Ang tulay na ito ay ginawa sa ibabaw ng ilog dams para sa mga tumatawid. Ang tulay ay nakompleto sa halagang £18.2 million sa pera ng UK at nagkakahalaga ng mahigit sa 1 bilyong piso sa pera natin. Ang mga inhinyero ng tulay ay nakatuon lamang sa disenyo, pwersang gravitational at antas ng dagat. Ngunit nakakalimutan nila ang tungkol sa lakas na ipinataw ng mga taong naglalakad sa tulay. Nang binuksan nito, libu-libong mga tao ang sumubok sa bagong tulay. Ngunit ang tulay ay nagsisimulang gumalaw. Kalaunan, ang tulay ay isinara dahil sa kakulangan ito ng tibay. Makalipas ang 2 taon, muling isinagawa ang mga pagbabago upang maging matatag ito. At gumastos muli ng halos $6.3 million. At ang kumpanya ay nahaharap sa isang malaking pagkalugi. Ito ay isa sa pinakamahal na pagkakamali na nagawa nila. Number 7, A Million Dollar Typo by Alitalia. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya at pera ang pag-uusapan, ay mas mainam na i-double check mo at suriin ng maigi kung tama ba ang amount na nailagay mo. Dahil noong 2006, ang Alitalia Airlines ay nahaharap sa isang malaking pagkawala ng $7.7 million, sanhi ng isang simpleng pagkakamali. Tama kasi yung narinig. Noong 2006, ang halaga ng business class sa isang paglipad mula sa Toronto patungong Cyprus ay humigit kumulang nasa $3,900. Ngunit maling na iprint ito ng Alitalia Airlines sa halagang $39 lamang. Sa halos 2,000 katao ang nagpapabook ng kanilang mga tiket. Sa una ay tumanggi ang airline sa kanilang malaking pagkakamaling nagawa. Ngunit kalaunan ay tinanggap pa rin nila ang mga tiket sa halagang $39. Hindi ka maniniwala na dahil lamang sa simpleng pagkakamali, ang kumpanya ay nawalan ng $7.7 million. Ito ang pinakamalaking kamalian na nagawa ng anumang airline, kailanman sa kasaysayan ng tao. Number 6, The Million Dollar Decimal Error. Balikan naman natin noong panahon na ang Pransya ay gumawa ng isang submarine para sa Spanish Navy. Ngunit ang submarine na iyon ay hindi kailanman napakinabangan ng Spanish Navy. Ang nakapirming timbang para sa submarine ay nasa 7.7 tons. Ngunit ang isa sa mga inhinyero ay nagkamali sa matematika o ang decimal point error. Inalis ng inhinyero ang mga decimal mula sa bilang
at naiprint sa bigat na 77 tons. Matapos makita ang pagkakamali, ang pamahalang Espanya ay naharap sa pagkalugi ng $11 million. At ang matapos ang submarine ay hindi kailanman gumana at halos $6.3 billion ang nasayang. Grabe no? Number 5, never throw away your Bitcoin. Noong 2009, ang isang lalaking nagngangalang James Howell ay nagmamay-ari ng 7,500 Bitcoins. Ngunit itinapon niya ang hard disk ng kanyang computer kasama ang kanyang mga Bitcoin. Kalaunan, noong 2013, ang Bitcoin ay sumikat at mas maraming tao ang nagsimulang mamuhunan sa Bitcoin. Noong 2013, ang presyo ng kanyang 7,500 Bitcoins ay nasa $3 million. At noong 2020, ang presyo ng kanyang 7,500 Bitcoins ay nasa $70 million na. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya at baka umiyak pa siya araw-araw sa bawat sulok ng kanyang bahay. Number 4, the lottery. Noong 2010, ang isang babaeng nakatira sa Central England ay bumili ng isang ticket sa lottery at naghintay para sa mga resulta. Nang idineklara na ang mga resulta, ay hindi siya nakaramdam ng kasiyahan kahit na ang kabuuang panalo niya sa lottery ay nasa $183 million. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking premyo sa lottery kailanman. Ngunit hindi siya nakaramdam ng kasiyahan at tuwa dahil ang kanyang ticket ay naitapo na ng kanyang asawa sa dustbin isang araw lamang bago na idiklara ang mga resulta. Mas masakit pa sa breakup. Number 3, Dice ay unit confusion. Tulad ng alam nating lahat na may mga napakaraming mga unit para sa pagsukat tulad ng millimeter, centimeter, meter, kilometers, milligram, gram, kilo, litro at marami pa. Ngunit ang mga taga-British ay gumamit ng ibang mga hakbang sa pagsukat na tinatawag na English units tulad ng mga talampakan, pulgada, pounds, ounces at marami pa. Noong 1999 ay inilunsad ng NASA ang misyon sa space ng orbit ng Mars at ang mga direksyon sa satellite ay ibinigay sa metro at kilometro. Ngunit ang Lockheed Martin Aerospace Company ang binigay na mga direksyon ay nakatalampakan at pulgada. At bilang isang resulta sa magkaibang mga unit na ginamit, ang satellite ay nabalisa mula sa kanyang landas at nawala sa kalawakan. Dahil sa pagkakamaling ito, ang proyekto ay nagsayang ng $125 million ng NASA. Number 2, a million dollar stock market typo. Noong December 12, 2005, may isang tao ang gumawa ng napakalaking pagkakamali na nagpalugi sa isang kumpanya. Ang presyo ng isang stock ng kumpanya ng J.com ay halos nasa 610,000 yen. Ibig sabihin nito na ang isang stock ay nagkakahalaga ng 610,000 na yen. Ngunit may isang tao sa Mizuho Company ng Japan ang nagbenta ng 610,000 na stock sa halaga lamang ng 1 yen. Oo, tama ang narinig mo. Talagang hindi ito kapanipaniwala dahil sa pagkakamaling ito, ang kumpanya ay naharap sa isang malaking pagkawala ng humigit kumulang, $225 million. Number 1, gold mine for sale. Noong 1867, naisip ng Russia na ang kanilang lugar sa lupa ay malawak. At ang malaking lugar ay mahirap makontrol. Kaya't nagpa siya ang gobyerno ng Russia na ibenta ang 1.72 million square kilometers sa US sa halagang $7.2 million. Ngunit, ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng Russia. Dahil sa ngayon, ang lupa na iyon ay tinatawag na Alaska. At mayroong mga minahan ng ginto sa lugar na ito. Mayroon ding natural na gas at langis na nagkakahalaga sa merkado ng humigit kumulang $200 billion. Kung magkakamali ka man, sana ay hindi mo ito pagsisisihan sa huli. Dahil siguradong sa iyong mga pagkakamali ay may matututunan ka pa rin. Ikaw, ano ba ang malaking pagkakamali na nagawa mo sa buong buhay mo na labis mong pinagsisisihan? Ipaalam mo naman sa amin sa comment section ang iyong sagot. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. At ishare mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Hanggang dito na lamang po ang ating episode ngayon. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod!